Para po sa inyo, nagtatapos ba ang araw ng Sabat sa sunset o sa dawn ng Sunday? Ito po'y napansin ko na bumabang katanungan sa ilang mga kabataan na nag-approach sa akin. So, pinakita ko sa kanila yung sagot doon sa mga bumangon din question sa kanila. Ito yung may kinalaman sa para po sa karagdagang kasagutan na galing sa inyo is ito. Para po sa inyo, nagtatapos ba ang araw ng Sabat sa sunset o sa dawn ng Sunday? Ayan. Nagtatapos po ba ang araw ng Sabat sa sunset o sa dawn ng Sunday? Levitico 23 verse 32. Mababasa natin from evening to evening. At magiging Sabat na takdang kapahingahan sa inyo at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasyam na araw ng hapon. Sa hapon, mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw ay ipapangilin ninyo ang aking mga Sabat. From sunset to sunset ang ano niya, mula sa paglubog. Kasi tatanungin ko kayo, ano ba ang una nang nilalang ng Panginoon sa creation? Ano bang, di ba ang isang araw, 24 hours yan. 12 hours na dilim, 12 hours na liwanag. Kasi ang one day composed of 24 hours. No, saan ba dito ang una, dilim o liwanag? Ang una dito hindi liwanag. Ang una dito dilim. Kasi sa pasimula, dilim ang ating sanlibutan. Kaya na binilang ng Panginoon ang isang araw, una ang dilim. Tapos 12 hours na dilim, 12 hours na liwanag. Kaya nga pagbibilangin natin ang Sabat, sabi sa Biblia, from sunset ng Friday, matatapos din siya sa sunset ng Saturday. Sangayon sa talata. Ganun po ba? Paano po yung sa Matthew 28:1, Exodus 16 verse 22 and 23, and Mark 15 verse 42? Yung pong una, ito yung follow-up niyang question, yung talata. Ginamitan niya po ng talata. Paano po yung sa Matthew 28:1? Oh, anong tanong doon sa 28 na? Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang magbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Ano pa yung isa? Magkakamukha lang yata yan eh. Ano pa yung isa? Exodus 16 verse 22 and 23. Exodus 16 22 22 and 23. At nangyari na ng ika-anim na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang dami. Dalawang omer sa bawat isa at lahat ng puno sa kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapanahonan, banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin at lutuin ninyo ang inyong ang lulutuin at lahat ng lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang kinabukasan. 24. At kailang itinago hanggang sa kinabukasan, kinamagahan, gaya ng iniutos ni Moises at hindi bumaho. Then Mark 15 and 42. Ganun ko nakita problema dito. Marcos tayo. 15, talatang 42. Mukha lang din ang 28 yan ng Mateo. 15, 42. At nang kinahaponan, sapagkat nooy paghahanda sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabat, wala namang problema to dito. Okay, sabi niya ito. So it means po, doon pa lang talaga magtatapos ang Sabat sa pagbubukang liwayway. Yan. Maganda yung tanong, no? Kaya nga sabi po natin, di ang sinabi ng isang talata ay kinahugulugan na buong Biblia. Dito naman sa Marcos, wala naman ako nakitang problema rito. Kasi nang ang medyo merong konting parang puntos yung Mateo 28. Talatang 1. Nang magtatapos ang araw na Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang araw na ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena sa isang pang Maria upang tinanong libingan. Kaya parang ang sinasabi nga naman dito, Brother John,
Magtatapos ang araw ng Sabat nung magbubok ang diwayway. Ayan. Kaya parang sunset to sunset siya. Pero dito sa, tingnan natin dito yung Lucas 23. Tingnan natin para magkasundo yung talata. Hindi natin pwedeng, ano to, pagkontrahin. Dito muna tayo sa 23:54. At noy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. Ito naman, Biyernes, malapit na yung Sabat. Kung kinaubakasan pa, di malayo pa sana. At ang mga babae na nagsama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila ay nagsiuwi ng mga pabango at mga angwento at ng araw na Sabat sila ay nagpahinga ayon sa utos. So, nung araw ng paghahanda, nalalapit na yung araw ng Sabat. So, ang mag-apo natin ay yung nasa kultura ng mga Hudyo na ang kanilang pag, yung reckoning, yung pagbilang po nila ay sunset to sunset. So, ang nangyayari ngayon, parang kung ipagkukuntis natin, eh paano yung sa Mateo? Ganito yun. Itong binabasa natin sa Lucas, ito yung crucifixion of Jesus, di ba? Namatay si Jesus Friday, alas 3. Inilibing siya 5 at malapit, nang inilibing siya, malapit nang mag-umpisa ang Sabat. Pag sunset, nag-umpisa na. Di ba? Napapansin mo, kasi ang pag sunset ng Friday, nag-umpisa na yung Sabat. Tapos yung mga babae, nagsiuwi, naghanda ng pabango, nagpapahinga sila ayon sa utos. Yun yung nakasulat sa Lucas. Pero yung sa Mateo 28, reconcile natin yun ha. Ang sabi ni Mateo, hindi niya kinukontra itong talatang ito. Nang matapos na ang Sabat, Saturday ng evening yon. At pagkatapos, sabi niya, nang nagbukang liwayway na, hindi ibig sabihin na yung bukang liwayway, yon yung katapusan, ayun, doon natatapos. Hindi naman nakasulat ng talata, hindi naman yun mapapatunayan eh, na sinabi ng talata na sa pagbukang liwayway, doon nagtatapos. Sinasabi lang ni Mateo, nung nakalipas na ang Sabat, nung natapos ang Sabat, nung nagbukang liwayway, ang unang araw ng Linggo, kasi ang unang araw ng Linggo, nag-umpisa sa sunset ng Saturday. Nang nagbukang liwayway na, doon niya pinapaliwanag ang pangyayari. Kasi sinusulat yun ni Mateo, mayroong pangyayari kasi yun, kasi muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero hindi conclusive yun, hindi yun conclusion na nabuhay siya, ay ang Sabat natatapos sa bukang liwayway. Hindi yan issue dyan ang Sabat. Ang issue dyan, resurrection. At gusto yung sa Levitico, nakukuha na ninyong pagkakaiba? Ang issue dyan, resurrection, hindi Sabat. No, dito tayo sa Deuteronomy ba yung binasa ninyo? O Exodo? Deuteronomy. Sa Exodo, di ba? Sa Exodo 12? Exodo 16. 16. Napapansin ninyo? Yun yung pag-uulan ng mana. Mayroon kasing oras kailan nila pupulutin yung tinapay. At yung tinapay, pupulutin nila yon madaling araw. At kung sisikat na ang araw, mawawala na yung tinatawag na mana. Okay. No? Napapansin ninyo, ganun ang yung konteksto niya. Pero pag Friday, dubli ang kanyang pupulutin. Brother June, dito kasi sa SCLC, napansin po namin na medyo, ito yung nanggaling tong grupo na to sa CLC. Hindi ko na bantayan, dumalo sila dito, nag-speaker, wala po ang inyong likod. And then, may mga pahabol pa sila ng mga ganitong issue. Hindi ko po alam kung eksakto na yung naging sagot ko sa tanong na to. Nung basahin ko sa kanya yung talata, 28:1, sabi ko sa kanya, anong problema sa Mateo 28:1? Sabi niya, it means po, dun pa lang talaga magtatapos ang Sabat sa pagbubukang liwayway. Sabi ko, no. What the text is saying, kung mapansin mo, ang part na habang ito ay nagsimulang magbukang liwayway tungo sa oran, unang araw ng Linggo, comma, the issue that arises here is yun yung part of that day na sina Maria Magdalena ay was about na magpunta sa libingan ni Jesus. And then, hindi na ang main issue doon ay kung kailan nagtapos ang araw ng Sabat. Kung mapansin mo, sa katapusan ng Sabat, ano po,
Napansin mo ba yung koma? Di ba pag babasahin mo yung 28:1 na magkatapos ng araw ng Sabat, may koma? Sabi ko sa kanya, common sense is ang pagbubukang liwayway ay pagmalapit ng sumikat ang araw. Tama po ba? Tama po ba? Na pagbubukang liwayway ay pagmalapit ng sumikat ang araw. Yun yung part ng 24 hours na they plan to visit libingan ni Jesus kasi nga, common sense, magbubukang liwayway na. Alangan namang ispend ng mga babaeng ito ang pagpunta sa libingan ng oras pa ng pagtulog at syempre, madilim pa. Yeah. Tama po. Tama po yun. Habi ko pa, sis, I sense delikado ka dyan sa mga kasama mo. Pasyal ka, Candelaria. Kasi ito po yung text ng kapatid na si Brother Rolino Sarja at ng kanyang kapatid na sumasama sa mga concert-concert, si Sister, pangalan nito, baka makapunta sa inyo, si Sister Rodaline Sarja. Galing po sa kanila itong mga question nito na galing po doon sa sinamahan nila mga choir na mga galing sa Korea. Okay, sige. Ito po, thank you, brother. Tingnan niyo mabuti ha. May dalawang translation akong mabasahin. Hindi kasi ito reckoning ng anong pinag-uusapan dito eh. Tingnan nyo ha, dandahanin ko, makahalataan nyo agad ang ibig sabihin ng talata. Basahin ko itong ang salita ng buhay. 28:1 ng Mateo. Nang makalipas na ang Sabat at nagbubukang liwayway na ng Linggo. Malina. Tapos ng Sabat, magliliwanag na yung araw ng Linggo. Ibig sabihin, tapos na yung Sabat, Linggo na yon, kaya lang, magbubukang liwayway pa lang ang Linggo kasi gabi naman ang Linggo ang nauna. So, nung oras na yon, pupunta ang mga Maria sa libingan. Anong oras? Nung magliliwanag na yung Linggo, tapos ng Sabat. Hindi po, mali ang translation doon sa lumang Tagalog. Kasi kung titinan nyo yung Greek, walang katumbas na salita yung Greek word. Nung inda yung ano doon. So, ang malinaw, tingnan mo yung sa New King James Version, malinaw eh. Sabi rito, now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn. So, ibig sabihin, after the Sabbath, tapos na, di ba? Kaya lang, sabi, magbibukang liwayway na yung Linggo. Kumbaga parang ganito sa ating panahon. Makalipas ang Sabat, magliliwanag na ng unang araw ng Sanlinggo. Padilim pa lang eh, unang araw ng Sanlinggo kasi ang unang araw ng Sanlinggo may dilim, may gabi, ay may liwanag. Ang tinutukoy dito, yung liwanag na part ng unang araw ng Sanlinggo. Tama. Pero hindi ibig sabihin, doon pa lang magsisimula ang Linggo. Tapos na nga eh. Madilim-dibilim pa actually eh. So dapat, edi, sabi ron eh, tapos na. Sana aking patapos pa lang, kaya hindi tama yung sali na magtatapos. Yung sa Tagalog kasi magtatapos na lang eh. So, ganun lang kasimple. Ang daming lalabanan niyang talata. No? Ang dami niyang lalabanan talata pagka ang reckoning ay gagawin nating sunrise to sunrise, marami. O na, yung Lucas, malapit ang araw ng Sabat, noong Biyernes, kung bukas mo pala, hindi malapit dapat, matagal pa dati. Mayroon pang 12 hours. At saka, mayroon din akong nakikita, Brother Johnson, doon sa ano. Diba, nang namatay si Jesus alas 3, nung malapit na mag-umpisa ang Sabat, nagsisiuwi na yung mga babae. Tapos pag-uwi nila, naghahanda sila ng mga pabango. Kung napapansin ninyo, nang araw ng Sabat, nagpahinga sila, pwede naman nilang ilagay nila sa libingan ni Jesus Christ habang Sabat, kung hindi sila nag-iingat, di ba? Pero bakit naghintay pa sila ng bukang liwayway ng araw ng Linggo? Parang ganito, ibig mo sabihin, Brother John, parang ganito, Biyernes, palubog ng araw,
Malapit na yung Sabat eh. Nakabili ng pabango, eh hindi pa pala Sabat noong gabi, dapat nilagyan na nila. Ganun nga. Dapat hinintay pa. Eh kasi, inabot ng sunset. Di na pa pwede yun. Nangingili na sila ng Sabat. Sana ang nangyari, inabutan nilang Panginoon, nabuhusan sana ng pabango. Kasi nandun talaga eh. Kaya lang hindi na ginawa kasi sunset na ng Sabat. Dami talaga, kailangan kong tapusin talaga yung libro na yun eh. Yung How to Interpret the Bible based sa kultura, konteksto. Meron akong ginagawang libro tungkol doon eh. May mga nabili po kasi ako mga magagandang books na hindi naman ito nakikita ng ating mga kapatid. Kaya pinadali ko, gumawa ako ng presentation, sarili, yun ang aking reference para makatulong sa ating mga kapatid. Meron tayong galing sa BRI, Brother Wen, ano? Sir Wen, yung Understanding Scriptures. Yan, Understanding Scriptures. Galing sa Biblical Research Institute.